Alright mga kaibigan, mga pabayan, ayan, ito na yung sagot doon sa tanong natin nung nakarang ating vlog. Ang tanong natin doon ay paano kung nasa isang trahedyang lugar ka, ikaw ay isang responder o rescuer, mayroon kang isang pagkain na para sa iyo, dala mo, nasa iyo mismo. Mayroon kong nakitang isang kababayan natin na nandyan sa isang gilid na kumbaga hinihingi yung pagkain at ang tanong doon, yun ba ay iyong ibibigay? So ito na yung sagot mga kaibigan at mga kababayan. Pero bago natin pagpatuloy ang video, mag-intro muna. Please subscribe Kuya Isko Official. Alright mga kaibigan, mga kababayan, ayan, basahin muna natin dito, may mga sumagot doon sa ating tanungan sa ating nakaraang video. At ito yung kanilang mga sagot dito. So bagkos iilan lang ito. Sabi ko nga, kung sino makasagot doon sa tamang sagot ay bibigyan natin ng GCash. Pero ito na nga, mayroon nga bang nakasagot doon sa ating katanungan? So ito na yon ang ating mga sumagot doon sa ating video. Ito ay unang-una galing kay Percy Official Channel. Isang team natin yan sa Team Ruel Lipat. Ayan po mga kaibigan, shoutout po sa ating Team Ruel Lipat at saka Team Angelic Magsino. Lahat po ng team, no, Winnie Nalagon, yan, shoutout po sa inyo team niya Marjorie Campano at saka team ni DJ Shine, team ni Bogel Yansa TV. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan na po, ito na kay Percy Official Channel ang kanyang sagot dito. Ito sagot ko, host, sa tanong mo para sa akin, ibibigay ko ang pagkain na kung mayroon akong hawak, di ko na hintayin na hingiin pa sa akin dahil mas kailangan nila ang hawak kong pagkain dahil sila ay may mga kalamidad na nakaranas at kung sakaling madami sila, hati-hatiin para lahat makakain at kung sakaling kulang, babalikan na lang ulit bigyan. Ayan ang sabi ni Percy Official Channel. Ayan po mga kaibigan. So ayan, maraming comment dito bagkos yung sumagot talaga doon sa ating mismong tanong ay iilan lang po ito at yun na nga, babasahin natin para makita natin kung ano yung kanilang mga sagot doon sa ating katanungan sa ating unang vlog or unang upload video. Mayroon pang isang sagot dito, no, at ito naman ang kanyang sagot. Galing naman ito kay Novi Francisco. Ayan, shoutout po Novi Francisco, no. Yan po, taga ano po yan, taga Masbati po yan. Kababayan rin po natin, ka-pwede din po natin yan. Isang legit supporter din po yan ng Team Kalingap, no. At yan, hindi vlogger, supporter lang po. Siya po ay taga DSWD ng Masbati. Ayan, ang sagot niya dito mga kaibigan. Siyempre, ibibigay ko kuya kung ako first aider. We're trained to help and people in need, especially in spirit time, Gate Wilson kuya. Ayan po ang sabi ni Novi Francisco. Okay, yun po yung sagot niya mga kaibigan. Meron pa tayo dito, isang sagot pa muli, no. Ito naman ay galing kay G Franco Vlog. Ayan, so G Franco Vlog, shoutout po madam. At yan nga, supportan po natin yung mga nabanggit ko na yan. Ito naman ang kanyang kasagutan doon sa ating katanungan. Ang sabi niya dito, una, siyempre sabi niya sa akin, pagaling ka Kuya Isko, marami pa tayong tutulungan. God bless you po, tama ka. Need natin na alagaan ang sarili natin para malakas ang katawan at ng makakatulong din kasi kapag mahina tayo, di tayo makakatulong sa ibang tao. Isa lang papasok sa isip mo kapatid, iabot mo sa nagugutom ang hawak mo, obligasyon sa kapwa bilang first aider rescuer. Dahil automatic yun sa isip ng isang tao na gusto at bukal sa kalooban na makatulong. God bless. Ayun po mga kaibigan, no? So ito na yung kasagutan po mga kapatid. So, okay. So, tayo mga Pilipino ay talagang kumbaga may pusong matulungin sa ating kapwa at yan talaga ang nasa ating isip at puso ang nangingibabaw. Muli, real talk po mga kaibigan, sa mga vlogger po ay kasama na dyan ang content. Real talk po yan, huwag po tayong tumanggi dyan. Pero dapat talaga ang pagtulong ay mula sa puso at mula sa magandang kalooban. Kaya nga sabi ko nga, sa mga vlogger, medyo adjust tayo ng konti. Huwag natin ipakita sa ating sarili na walang-wala na nga tayo. Eh talagang pinipilit pa natin tumulong sa ating kapwa. Ang sabi nga, di ba, lagi nating sinasabi at agree ang karamihan.
Unahin na muna yung ating sarili bago ang iba. Pero bagkos, mayroon tayong mga nakikitang vlogger kahit nagkakanarapa na ay pilit pa rin magbigay sa ating kapwa ng tulong. Bagkos, nasa kanya ang magandang kalooban. Kanya nga lang, hindi nga tama. So isa pa, nagiging issue yung manghingi tayo sa mga sponsor tapos itutulong din sa iba. So hindi siya talagang tunay, no? Nagiging content na nga lang sa ating mga vlogger. So real talk po yan. Wala po dapat masaktan dito, real talk po yan. Pero ganun pa man, basta pagtulong ang pag-uusapan, basta nakapagbigay ka, tulong na po kasi yan. Okay, ito na yung kasagutan mga kaibigan doon sa ating katanungan. So, bilang isang rescuer po kasi, pag may mga isang kalamidad ka napupuntahan, no, ay may mga sistema po yan na ginagawa. Or mga first aider man yan, or kung ano man yan. Or kahit pa sa hospital, no? Sa mga hospital. Kung mapapansin ninyo mga kaibigan, sa hospital, di ba? Pag sinugod ka ng hospital, minsan may milipit ka na sa sakit, kung ano man sakit mo, minsan hindi ka pa nila inuuna or hindi ka pa nila inaasikaso. Hindi po yan sa pila, kundi mayroon po kasing sistema na tinitingnan yan. Kumbaga, kung sino yung mas kailangan nilang gamutin, yun muna ang unahin, no? Kasi kung halimbawa sakit lang naman ang ulo ang problema mo or hindi naman ikakamatay, sabi nga nila, eh diyan ka muna. Ito muna yung nag-50-50 na ang unahin namin. So parang ganon. So balik tayo dito sa nasabing sagot doon sa ating katanungan. Okay, ang situation po kasi, ito dapat isipin nyo maigi ha. Unawain nyo maigi ang istorya. Dapat practical tayo dito. Huwag natin ilagay yung ating sarili sa isang direksyon yan lang na para nakapiring yung ating sarili, nakapiring yung ating pananaw sa buhay. Normal sa ating mga Pilipino na parang gusto mong tumulong talaga. Pero ito kasi ang sitwasyon niyan. Kunyari, ito na yung kasagutan ha. Kunyari, ikaw ay nasa isang kalamidad na lugar at ikaw ay naipadala doon at ikaw ay isang first aider. Saktong-sakto na kumbaga sa paglakad-lakad mo nga doon, mayroon kang isang pagkain na para sa iyo. Diba? Para sa iyo yun. Para sa iyo. Kumbaga, yun ay talagang pagkain mo. Okay? So, ang tanong nga, kung mayroong isang nangangailangan na nakita mo na daanan mo doon sa pagdaan mo, pwede mo bang ibigay or ibibigay mo ba? Ang sagot po nito ay hindi dapat. Okay? So, yun po. Hindi dapat ibigay doon sa nasabing nakita natin na gusto mong bigyan. Kasi bakit? Ito ang paliwanag po dyan mga kaibigan. Bilang isang training, no? Bilang isang kalaman para sa ating lahat. Ang turo po dyan ay pagkain nyo po yun. Okay? Ibig sabihin, para sa iyo yun. Ikaw ay isang first aider, di ba? Para sa iyo yun. Or ikaw ay isang rescuer, para sa iyo yun. Okay? Ang para sa iyo ay para sa iyo na dapat hindi mo ibigay sa iba. Dahil yung pagkain na yun is bilang lang yun. Kumbaga, pag binigay sa iyo is para sa iyo yun. Yung, kumbaga, wala nang kasunod yun para sa iyo. So, dapat kainin mo yun. Para sa iyo yun. Kung hindi mo man kinain, dapat i-reserve mo ng para sa iyo yun. Kasi bakit? Pag hindi mo kinain at ikaw ang nagutuman at ikaw ang manghina, wala ka nang magagawa. Na imbis marami ka pang magagawa, matutulungan na ibang tao. Yung kasing nakita mo na nandiyan nagugutom is may para din doon. Kasi nga, pag halimbawa kasi mayroon kasi mga kalamidad na ganyan, may mga nakasistema kasi yan. Mayroon mga para sa taong ganito, may mga para sa mga taong ganito. So, hindi mo kailangan na yung pagkain mo mismo, ibibigay mo doon sa tao. Kasi nga bakit? Ang ganito kasi yun ang kwento. Bilang isang mga rescuer or bilang mga isang first aider, ay dapat talaga unahin ang sarili. Unahin ang sarili na kailangan laging malakas. Kasi nga bakit? Di ka pwedeng manghina doon sa lugar na kung saan kayo naroroon. Ang team, kumbaga, lagi dapat malakas. Bago ang iba, sabi nga, di ba? Lagi nga natin sinasabi, di ba? Dito sa vlog natin nakaraan, ganun din. Lagi nating nandoon yung sinasabi na bago ang iba, sarili mo na. Yun ang tama talaga. Kasi nga, pag hindi mo ang sarili mo unahin, pag ikaw ang manghina, imbis na marami ka pang matutulong ang ibang tao, tapos nang hina ka na, hindi mo na magagawa. Kaya nga, ang sagot, unahin mo muna yung sarili mong palakasin bago yung nakikita mo na gusto mong tulungan. Kasi pag ikaw ay malakas, magagawa mo ang dapat mong magagawa doon sa mga dapat mong tulungan. So ayan, nalino po sa atin mga kaibigan. So mindset natin, talagang ibibigay natin yun. Dahil nga po, kailangan niya. Pero mas kailangan mo rin. Kasi pag wala kang makain, manghina ka, baka magkasakit ka pa,
hindi pwede na ang rescuer or ang first aider yung re-rescuehin din or ipi-first aid din. So nakuha nyo yung logic, mga kaibigan. So kailangan ikaw laging malakas. Kaya ngayon, para sa iyo, dapat para sa iyo. Hindi mo kailangan ibigay sa iba. Kasi nga, pag sa mga ganyang kalamidad at lugar, bilang yan ang mga dinadala dyan. So may mga para talaga doon kung saan para kanino man yun. Kung para sa iyo, para sa iyo talaga yun. Kung para sa kanila talaga yun. Kasi nga, marami pong nagbibigay dyan. Maraming nagdadala dyan. Maraming, kumbaga, yung mga nagsusupply dyan. No? Maraming nagsusupply dyan. So maaring hindi pa man siya inabot ng supply, yung tao na nakita mo, pero magkakaroon din yun. So yung para sa iyo na yun, para sa iyo yan. Ngayon, pag ibinigay mo yan, wala ka na magiging pagkain, anong mangyari sa iyo? Pwede kang magutom or pwede kang manghina ka rin, ha? Pwede kang ikaw naman ang gagamutin tuloy na imbis ikaw ang manggagamot or ikaw yung tutulong sa kapwa mo. So nakuha niyo po yung logic, mga kaibigan. So yan po ay isa sa tinuturo. So malalim po yan na tinuturo po, mga kaibigan. Yan po, no? At sana meron po tayong natutunan sa ating vlog na ito. At sabi nga natin lagi, lagi nating unahin yung ating sarili bago yung ibang tao. So iba kasi masyadong OA. Wala na ngang makain, wala na ngang, kumbaga, walang-wala na nga, itutulong pa sa iba. So OA po yun, mga kaibigan. Tapos, lalo sa mga vlogger, ito talaga, hindi ko talaga gusto eh, lalo sa mga vlogger, lagi nagpaparinig para sa mga sponsor. Ay, di ko wala kang maitulong, di wala. Huwag kang manghingi ng sponsor, itutulong mo rin sa tao. Eh, hindi yun legit. Pinaikot mo lang eh, pinaikot mo lang yung situation eh, di ba? Ngayon, kung kusang nagbigay yung sponsor sa iyo dahil ay nagustuhan yung mga ginagawa mo at meron kang pinakita na gustong tulungan at gusto niyang tumulong, pinadaan sa iyo, okay yun. Pero yung magpaparinig tayo lagi, o sino yung mga ano dyan, gustong tumulong dyan, ito, ganyan, sumidyo, parang hindi siya okay. Pero yan po kasi ay realidad. Realidad na buhay natin dito sa mundo. Pero ganun pa man, kung makapag-isip tayo ng tama at diretso, makikita natin kung ano yung tama at mali dito. So yan po, mga kaibigan, malalim na kaalaman po yan. Hindi po yan basta-basta tinuturo. Pero ang nakakaalam po niyan talaga, yung mga talaga mga first aider o rescuer po. Okay? Kaya nga po, pag may binigay sa kanila, para sa kanila talaga yun. Dapat hindi sila magkasakit at hindi sila manghina pag sila ay nasa operasyon. Dapat mas malakas sila sa buong araw o sa buong linggo man yan, kung ilang araw man yung kanilang operasyon, lalo na kung kalamidad. So yan po, mga kaibigan, maraming salamat sa mga sumagot sa ating katanungan. Yan po, wala pong nanalo, no? Wala pong nanalo sa ating mga sumagot, kaya pasensya na kayo. Bawi next time po, mga kaibigan, sayang yung GCash. So maraming salamat sa inyo. Kaya shoutout po sa ating mga tagapanood, sa ating mga OFW, shoutout po sa inyo, at shoutout din po sa ating Team Ruilipat. Shoutout din po sa Team Kalingap, at syempre shoutout po sa ating lahat ng OFW, mga tagapanood. Ayan po, mga kaibigan, so kailangan lang natin, meron kusang nagbibigay, wala po kailangan na manghingi, dahil pag nanghingi, hindi na po maganda yon. At sa pagtulong, kailangan mula sa puso at mula sa isip na wala tayong iniisip, nakapalit na kung ano man. So kaya kung mapapansin nyo po, katulad ko, hindi po ako nagpipilit na mag-charity kung wala talaga, kasi wala naman talaga, no? So ganun po, kaya doon sa mga nanghingi, pasensya po kayo dahil hindi po tayo laging mayroon. Hindi po tayo laging na mayroong ibibigay sa inyo. At yun nga, pansinin nyo lang, kung hindi po kumikita yung ating YouTube, talagang wala tayong maipamimigay. Ganun po si Kuya Isko, dati pa po ako, kaya nga wala po akong sponsor. Dahil hindi po ako umaasa sa sponsor, kundi mismo sa aking sariling income. Dahil yun po ang tunay na tulong. Hindi po natin kailangan manghingi sa ibang tao para ibigay din sa ibang tao din. So parang pinadaan lang natin sa ating sarili. Pero kung may magbigay, salamat. Kaya doon sa mga nagbigay, na pinadaan sa akin, maraming salamat. Gagampanan po natin yan. So may mga ganun pong situation. So thank you very much po. So ayan, maraming salamat. Paki-like and share ng ating video. At syempre, paki-subscribe na rin po. Paki-hit yung notification bell all para update po kayo sa ating mga upload video. At thank you very much po sa inyo. Paki-supportan din po yung ating isang channel, Gwapong Biyahero TV, para po ma-monetize na at makatulong din sa atin. Ayan, maraming salamat muli. Thank you very much po. Mabuhay ang lahat. Bye-bye.